patuloy na isinasagawang vaccine program ng pamahalaan, katuwang ang ilang mga ahensya at organisasyon, aabot na sa 3 milyong mga Pilipino ang nabakunahan na laban sa COVID-19. Batay sa huling ulat ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kay Pangulong Rodrigo Duterte, nasa 2,282,273 katao na mula sa A1 hanggang A4 priority group ang nakakuha na ng kanilang bakuna. Habang nasa 719,602 naman mula sa kaparehong grupo ay tapos na sa kanilang dalawang dose ng COVID-19 vaccine. Sa kabuuan bilang ay 3,100,875 ng Pilipino ang naturukan na, kung saan ayon kay Galvez, ito ay nagpapakita ng positibong pananaw ng pamahalaan upang mapabilis pa ang ginagawang pagbabakuna sa bansa. Kung ano, yung ating pagbabakuna, napakataas na po ngayon, 3 million. Ay, yung projection po natin, magkakaroon po tayo ng 2 million this coming May. Which I believe, kayang-kaya po natin yung 2 million na this May. Kasi yung unang ano po natin, parang nagbe-break-in pa po tayo ng parang sasakyan noong March. Umabot po tayo ng 40 days bago tayo makaisang million. Gayunpaman, ang isa pang nakikitang problema ngayon ayon kay Galvez ay ang ilang mga kasama sa priority list ng A2 at A3 na hindi sang-ayon o nananatiling tumatangging magpaturok ng bakuna. Bagamat pumapangatlo na ang Pilipinas sa Asia sa mga bansang mabilis na nagsasagawa ng vaccination rollout, kung mananatiling mataas ang vaccine hesitancy sa bansa, ay maaaring mahirapang maabot ang target nitong herd immunity sa itinakdang panahon. Ito po ang nakita natin isang malaking problema, na yung A2 at saka A3 natin, may mga iba, may mga resistance po. And kaya po talagang kailangan po natin na talagang mapangaralan po natin ang ating mga A2, yung mga seniors at saka po yung mga may comorbidities, na talagang magbakuna po sila. Kasi pagka po nabakunahan po natin yung A1, A2 at saka A3, yun na po ang tinatawag nating containment. Billy Torres, News Light sa Umaga.